Ayan mga kaguro, mga kalugod, so ipapakita natin yung mapa ng Agutaya. Yan yung Diet Island. So Agutaya po yan. Kung maaaring makakapunta kayo dyan, katabi niya yung kuyo, yung magsaysay. Yan din po yung Agutaya. So meron din po silang dictionary. Yan po, Agutainin English Dictionary. So sa mga gustong matutong mag-agutainin, so meron pong available ng mga dictionary po sa atin. Yun, good morning mga kaguro, mga kalugod. So nandito naman yung munting vlogger, si Lugong Away. So nandito po tayo sa ating swing, sa paboritong swing. So magsishare lang po ako regarding sa aking channel. So nagtataka kayo bakit tinawag ko itong Dugong Away, dahil nga may dugo po tayong pure agutainin. So yung aoy kasi sa amin is yung ano ko na rin sa mga ibang vlog ko na batang lalaki or lalaki yung aoy. Pag babae kasi aing. Kaya naisip kong ipangalan sa aking channel is Dugong Away Vlog. So yan, share ko lang po yung ano ko. Minsan tinatawag din po nila kaming kalugod, lugod. Yan, aoy. Yan. So ako po ay pure agutainin. So nanay ko po ay galing sa Agutaya. So yung tatay ko doon din po galing, mga lulu ko. Pero lumaki si tatay sa Kuyo, Palawan. So si nanay po talaga is parang Agutaya talaga. So nag-transfer lang po dito sa Ruas dahil sa nag-aral. So nagkita sila ni tatay sa Palawan High. So yung PNS ngayon, Palawan National School kung tama ako. So doon po sila nagkita. So yun, ako po yung bunga ng kanilang pagmamahal. So share ko lang po yung regarding sa mga ano na agutainin. So ako po ay isang PBA, pure blooded agutainin. So hindi po yung PBA na basketball ha. So PBA, pure blooded agutainin po. Pinanganak po ako dito sa San Nicolas. So tumaki lang po ako sa bayan. May barangay ito kasi si tatay doon nagtatrabaho. So sa mga unang vlog ko, nabanggit ko kung saan ako banda pinanganak. So doon po sa may mga kasagingan, may bahay po yan kami dati doon. So share ko lang po yung mga alam ko regarding sa agutainin. So ang Agutaya, agutainin po ay galing po sa Agutaya. So which is ang ibang mga ninuno namin ay nag-travel dito sa bandang Ruas, San Vicente, Linapakan. May Brooks Point po ngayon. Pero kadalasan po bandang Norte. Sakay po ng Balangay. Alam nyo po yung Balangay, yung bangka. Na may kalakihan din na kayang suungin yung mga alon. So yan. So karamihan po ay sa San Vicente. Sa San Vicente po may tinatawag po tayong New Agutaya. So ibig sabihin, so karamihan na nakatira doon ay from Agutaya at saka mga agutainin. So sa mga susunod natin ng mga vlog, pupunta po natin yung lugar na yun, yung New Agutaya. Tapos may hanapin tayong isang tao. So yung may share ko lang ngayon siguro yung mga base sa kaalaman ko. So halimbawa na lang po yung mga paniniwala. So share ko lang po. So sa amin, kapag ikaw ay halimbawa sa may basakan ka o nagtatanim ka, habang nagtatanim o nagsasabog ka, bawal na bawal mong nguyain or ngatain yung palay or yung sinasabog mo. Kasi nga kapag ninunguya mo, ninangata, so yung mga sinabog mo daw uubusin ang daga o yung palay mo, yung pag lumaki na daga rin yung kakain. So yan yung isa sa mga alam kong ano. Meron pa yung ano, kapag bumili ka or may tindahan ka na may bibili ng asin. So yan, hindi na pinapayagan. Kasi yung asin kasi pag nilagay mo sa tubig, nalulusaw. So ibig sabihin, sa amin, yung tinda mo maaring mawala or ma-bankrupt, ma-broke. Kasi nga, nagpapabili ka ng asin tuwing gabi. Yan. Tapos ano pa ba? Sa pagkain. Pagdating na sa pagkain, so sa amin binabawal din yung kumakanta.
habang kumakain. Kaya parang ano yun, pambabastos sa pagkain na nakahain. Siyempre, binigay ng Diyos, biyaya ng Diyos. Kakanta-kanta ka. So yan, kadalas yung matatanda ay nagagalit. Ano pa ba? Base lang po sa alam ko, ha, sa idea ko. Sa amin, yung maliliit pa kami, yung kapag may aso na nakikita namin nagla-lovemaking or naglalaro lang, tapos tatawanan namin. So yan, si Lula, number one, galit na galit agad. Yan naman, ano yun man yung mga aso mamaya, mag-ulan. Uulan mamaya. So yun, nga, umulan nga. So yun, isa rin sa mga paniniwala. Disrespectful naman yun sa ano, sa hayop. So, ano pa ba? Yung, una, isa pa, yung kumakanta sa harap ng kalan. O rabang nagsasayang kumakanta ka. Yan, bawal na bawal din sa amin. Kasi madali daw mabalo. O makapangasawa ng balo. Balo. O yung madaling, ano ba, mamatayan ka ng asawa. Yan. Tapos yung sa may mga nunal dito. Ito yung dinadaanan dito, nunal. Dinadaanan ng luha. Paniniwala rin po namin yan. Na kapag yung luha mo duman sa luha, sa nunal. Kapag umiyak ka duman sa nunal. Basta dito, bandang dito na natutuluan ng luha. May tendency daw na mababalo ka ng maaga. Or mamamatay yung asawa mo ng maaga. Ano pa nga ba? Sa simenteryo, yan. Di ba, kadalasan ay gumagawa tayo ng mga bahay. Bahay ng ating mga yumao, mga kahoy. Kapag nagamit na doon sa simenteryo, hindi na pwedeng dalahin sa bahay ulit at iuwi. Gamitin mo ulit, so bawal. Parang mabigat. Hindi ka unlad. Palagi kayo mag-aaway. Parang ganun yung mga paniniwala namin. So marami pa. So magsishare lang ako ng ilan talaga. Sa pananamit naman, noon naman kasi is binabawal talaga yung maikling suit sa babae. Yan. Tapos sa lalaki naman, normal lang na damit. Sando eh, pwede na. Yun, naalala ko pala sa pagkain din. Kapag kumakain, dapat hindi daw nakaubad ng damit, lalo na yung lalaki. Tapos hindi nakaangat yung tuhod. Yan. Parang disrespectful naman daw sa blessing or sa pagkain. So marami pa ako i-share sa inyo. Yun lang yung alam ko. Sa sunod natin mga vlog o mga video, mag-interview tayo mas yung ano, yung kamuput-muputan. Alam niyo yun, yung pinakamatandang ago tayo. Yan. Marami pa tayong tatanong sa kanila kung bakit. Kasi ako is ano na rin ako, millennial. Ayun. Hindi ko na rin alam yung iba. So, yun na lang muna sa ngayon. Part 1 po lang. Part 1 lang muna to. So, yung part 2. So, soon mag-interview na tayo. Tapos pupunta natin yung sinasabi ko sa inyo na yung tribo Agutainin sa San Vicente. Yung may counting museum o anong tawag dun. Parang doon naka-intact lahat ng mga pwedeng nagamit or ginamit or pagkilanlan sa tribo Agutainin. Sa kaalaman po ng lahat, yung Agutaya po ay parte pa rin po ng Palawan. Island lang po siya. Napakalapit po nito sa Cuyo. Cuyo, Palawan. So, yung kalimitang ginagamit sa transportation ay bangka, lancha, pump boat. So yan, mga barko. Dadaong ka ng Cuyo bago didiretso ka ng Agutaya. Meron namang ibang sasakyan pandagat na diretso na ng Agutaya. So ako po ay Agutainin talaga na hindi pa rin nakakarating ng Agutaya. Muntik na. So hanggang Cuyo lang tayo dahil din sa palaro yun. So, pero someday mapupunta natin yung Agutaya. Yan ang masarap balikan eh. Tapos, mayroon namang biyahe galing Puerto diretso sa Agutaya. Yung malalaking bangka. So, yun lang muna sa mga
At ano pala, ang pangunahing trabaho ng ating mga kalugod o mga katribo ay pangisda. Mapailog man yan or dagat, pero kadalasan kasi sa dagat. Tapos basakan, yan, pagkakaingin, pagtatanim ng palay, mais, mga kamuti. Yan yung mga kadalasang hanap buhay ng ating mga kalugod. So, isa rin pala sa pinagmamalaki ko na bilang yung agutainin, yung pagiging matyaga nila sa pag-aaral. Kasi napansin ko yung nag-a-apply pa lang ako ng trabaho bilang guro, pagka-teacher. Karamihan ng mga busing or mga may ranggo sa division or yung mga sa field, mga supervisor, karamihan po sa kanila came from Agutaya. So, ibig sabihin, mga Agutayanin sila. So, di ba? Yun yung napansin ko. Kalimitan, may dugong Agutayanin. Kundi half na lang, half Kuyunon, half Agutayanin, half Cagayanin, and mga ganyan. Pero may part pa rin o may portion pa rin na pagka-Agutayanin. Pero kadalasan po kasi yung nagiging trabaho or nagiging professional noon is mga guro. Guro yung karamitang nakukuhang course trabaho ng mga taga-Agutaya. Kasi yun lang yung yung available siguro. Kadalasan kasi nag-aaral sila sa Kuyo. Mahirap kasi mag-travel sa Puerto. Ngayon lang yung offer ng mga courses, di ba? Pagiging guro, mapa-BEd man yan or BSed. Tapos ngayon, meron na rin po mga professional na Agutayanin na attorney, lawyer, yan, police, sundalo, coast guard. Pero karamihan mga abroad. Dito sa San Nicolas, karamihan nag-abroad na eh. Nag-abroad, police, sundalo, seaman, engineer, marami na rin. Marami na rin. Isa na po dyan si Engineer Ajun. Yan, marami. Si Nung Mac, yan. Isa sa mga nakasama rin natin sa mga palaro, basketball. Pero sa ranches, yan, karamihan. Yung teacher dyan, dati nag-aaral ako. Tapos yung mga busing-busing dyan is mga Agutayanin. Ayan, tuloy ko lang yung kwento ko regarding sa Agutayanin tribe. Kasi si Lulu maguloy. So, yung Agutayanin po talaga is tribu talaga. Native talaga. Kung sa manok, native. So, Balingkinitan or Moreno. Ang kulay, Kayumanggi pala, hindi Moreno. Kayumanggi. So, nagiging Moreno lang kapag, siyempre, crossbreed. Alam mo, ma-crossbreed siya sa Kuyunin, ma-crossbreed siya sa Bisaya, sa Ilunggo. Siyempre, mag-iiba. Pero kung pareho ang Agutayanin, so, yan, talagang lalabas din ang pagka-Agutayanin. Karamihan kasi sa kulay ako, ito, may team. Medyo hindi matangang sa ilong. Pasintabis ako makain. So, proud naman ako dun. Hindi ko naman kinakaya yan. Kasi yan ang binigay ng Diyos. So, tanggapin na lang natin nang walang pag-iimbot. So, yan, balik lang tayo. So, kwento ko lang, Agutayanin talaga po is napakahilig sa mga trabahong bukid, trabahong kaingin, yan. Minsan sa basakan, sa dagat, yan. Kasi po is, kadalasan, yung Agutaya kasi, kahit di ko pa napupuntahan sa mga kwento-kwento na narinig ko, yung lugar na yun, isla siya, paikot niya dagat. Then may mga bundok din, may mga portion na bundok din. Siyempre kapag mahina yung income sa dagat, kapag medyo may bagyo or may mga bilugang buwan, mga ganyan, mahirap yan mga isla eh. So try sila ng bukid naman, magkaingin. So doon, magtatanim ng mga mais, saging. Yan ang mga beans. So sikat sa kanila yung lumabong. Yung mga beans, so yan, pagkain ng utak. Kaya siguro matatalino rin, karamihan. Hindi ko na mana yun eh. Pero karamihan, siguro. Lahat naman matatalino. Siguro lang sa part ko, bilang Agutayanin. Nakikita ko na yung mga Agutayanin is mahilig kumain ng mga beans. So yun. Kapag minalas-malas naman sa bukid, babalik naman sa dagat. Doon naman mga ngawil, manlalambat. Hindi ko lang alam kung may mga iba pang base lang sa mga kwento. Tapos siguro dahil sa hirap ng buhay,
sa Agutaya sa init ang panahon. Siyempre yung mga makaidadan ko, mga millennial, so yun, siguro naisip mag-abroad, mag-aral lang gusto ng mag-asenso-asenso, makaalis sa Agutaya, makahanap ng ibang lugar. So yun, siyempre hindi natin hawak yung kanilang isip, ang kanilang future. So yun, siguro nakita nila, naghihirap si nanay, si tatay nila, magsusumikap, pag nakaahon, aalis sa Agutaya. So yun na yung medyo nakakatakot din sa part na yun. Kasi si Auntie Diding, yun po yung kinatarget nating mapuntahan, si Auntie Diding Nangit Ledo. So kasi yun siya yung talagang 100% na nasa puso niya yung pagbubuo ulit o yung pag-iipon ng mga patunay na ang Agutayanin ay nag-i-exist, nag-i-excel. Kasi siya rin yung founder ng tribu Agutayanin, yung tinayo niya yun, tsaka yung kamupot-mupotan o yung tinatawag nating nana. Yan, napanood ko yun may nag-vlog sa kanya nana. Hindi yung nana na ano, yung sa amin kasing nana, lula or yung matanda. Siya yung pupuntahan natin at magtatanong tayo ng ilang mga tanong regarding din sa Agutayanin. Kasi sabi nga ng anak ko, Daddy, di ba yung vlog mo, pangalan pa lang, Dugong Aoy. So bakit hindi mo i-cover or i-video, i-vlog yung tribu Agutayanin? Para kahit pa paano, hindi ka malihis, hindi ka mawalayo sa pangalan mo. Sabi ko nga, yun ko lang naisip. Buti pa yung anak ko naisip niya. So yun. Yan. Ang asawa ko naman, hindi naman Agutayanin talaga eh. Tagalog or may portion din na Cebuana, Batanginya. Yan. So yun. Diba? Nakadali rin tayo ng ibang lahi. Joke lang. So yun yung mga kwento about Agutayanin na part 1 pa lang naman. So pag nakita natin si Auntie Diding na Lido, so marami tayong may tatanong. Umapuntahan pa natin yung lugar, mas maganda. Marami tayong makakaber, malalaman about Agutayanin, about sa mga tradisyon pa na iba, pamumuhay pa na iba, at so history na rin ng Agutayanin, kung paano sila napadpad, napunta dito. Yan, kadalasan kasi talaga may history yan eh, kung paano na buo yung lugar na ito, paano napadpad yung mga tao dito, anong dahilan. Yan, maaaring natin matanong doon. Dito meron naman akong piling tanungin, pero unahin muna natin siya. So yun lang muna mga kaguro. So shoutout muna tayo. So shoutout muna sa aking mga kapwa YouTuber, kapwa vlogger, kay Real Maestro Vlog, kay Dims Channel, kay Brian PDL TV, kay Adventure ni Kits, at siyempre sa aking Chun, nakalimutan ko ito nakaraan eh, kay Pascual Vlog Chun. Naghihintay pa rin ako sa pangako mo. So alam mo na yun. Siyempre sa mga tropa ko, sa mga barkada ko, kay Romar Nario, yan si Lulu. Tol, thank you talaga tol sa mga advice. Siya lang talaga yung minsan nalapitan ko sa ano eh, sa district. Kay Aram, ganun din. Tol, tulungan lang tayo sa ating mga naisip na business tol. Sa aking mga busing, kay Sir Joseph Baluarte. Sir, good morning. Napakabait mo yan. Siyempre sa aking principal, mabait din po ito. Tsaka talaga makakarinig ka palagi ng mga words of wisdom, mga paalala, advices na mga ganda na kapupulutan ng aral. Kay Sir Greg Aranelia, siyempre kay Ma'am Cecil din, dalawa po yan sila. So sir, palaging palakas ang katawan sir, ingat po palagi sir. God bless po sa pamilya nyo, kay ma'am, ganun din. Siyempre sa mga kasama ko sa Ponce de Leon, thank you. Palagi nyo ako na lilibre sa pagkain. So sulit naman yung mga kwentuhan namin. Kay Sir Kim, yan, isang mga joker. Yan, sa aking mga kasama dyan sa Nara ES dati. Sa aking mga kumay, kay Ate Ann, mga bats ko dyan sa Nara ES. Mga kasama ko sa pinsang kong magaling malupit, kay John Allen Ragen, kay Ma'am Daryl, kay Ma'am Lance, Ma'am Marilu, Ma'am Irene, kay Ma'am Leona, yung kapalitan ko. Sino pa ba? Nakalimutan pa ba? Kay Ma'am Ria, yun. Napakainig sa motor. So yun, kay
Ma'am Maricel, nakalimutan ko rin Ma'am Maricel. Ma'am, tsaka sa kanyang asawa kay Bro Jojo. Siyempre sa kanilang principal, kay Ma'am Grace. Good morning po. So yun lang po muna mga ano, taguro, mga kalugod. Susunod na video natin yun, mag-i-interview na tayo din, pupunta na natin yung mga lugar na pwedeng puntahan ng mga gutainin o napuntahan ng mga gutainin. So, bye-bye. Salamat.